Magandang hapon po mga kababayan. Kayo'y nakikinig dito lamang sa Radyo Migrante. Ako po si Waynes, kasama niyo sa kwentuhan at sa pagsaservisyo sa bayan. Ako naman po si Julie, mapagpalaing pagbati po sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa mga kababayan nating migranteng kababaihan sa bawat sulok ng mundo. Samahan niyo kami sa ating episode 52 ngayong March 17, 2024 at patuloy nating pag-usapan ang pakikipaglaban ng mga migranteng kababaihan para sa kanilang mga karapatan. So today, we will talk about this week's top news dito sa Canada at sa Pilipinas. Mapakikinggan din natin ang awit ng bandang Katana. And then, makikinig tayo sa pulso ng mga umatan sa Migrant Rights Rally kahapon, March 16. At syempre, hindi matatapos ang ating episode kung wala ang Pinoy Tayo segment kung saan mapapakinggan natin ang interview kasama ang mga migranteng kababaihan na may kinakaharap na pagsubok dahil sa kanilang kawalan ng status dito sa Canada. So ayan, no? Marami tayong pag-uusapan. Simulan na natin para sa ating top news this week. Para sa unang balita mula sa Bulatlat, Chacha lies in the power of the people, not politicians. Umano ng isang koalisyon. Nagtipon ang No to Charter Change Network noong March 14 sa May San Juan City para tuligsain ang pagtutulak ng gobyernong Marcos sa economic chacha through the resolution of both houses number 7. Itong tinatawag na RBH7 ay naglalayo na umanong pag-aanin, you know, ang foreign ownership restriction o ang paghihigpit sa kakayahan ng magmay-ari ng mga dayuhan na sa advertising, education at sa public utility sa Pilipinas. Naaprubrahan na nga ang ito no sa nung second reading ng House of Representatives noong March 13. Ayon kay Bayan Muna Representative Teddy Casino, na isa sa mga conveners ng No to Charter Change Network, ang sabi niya, quote, "Ang mga amendments ay hindi naman kailangan, hindi urgent at mas makakasama pa." Unquote. Tinawag niya rin itong Pandora's Box dahil madali na lang isingit dito ang mga pagpapahaba ng termino ng mga elected officials. Sinabi rin niya na although itinutulak na sa Kongreso ang charter change, may tiwala siya na ang masa ang tunay na mapagpa siya sa kasong ito ng charter change. Ito po ang sinabi niya. Quote, "Kami ay may tiwala na kung nagawa namin ito noong nakaraan, kami kasama ang mga tao ay makakalaban din sa Chacha." Unquote. Noon ngang pandaigdigang araw ng kababaihan, nagpahayag din ang iba't ibang organisasyon at sektor ng kanilang mga opinyon sa Chacha. Ayon sa miyembro ng LILAC o Purple Action for Indigenous Women's Rights na si Judy Pasimio, quote, "Hindi ang konstitusyon ang dapat baguhin kundi ang klase ng kaunlaran na pinapatupad ng ating gobyerno, ang kanilang pakikipagsabuatan sa mga dambuhalang korporasyon na umuubos sa ating likas-yaman at sinisira ang kabuhayan ng mga komunidad, pati na rin ang produksyon ng ating pagkain. Dapat baguhin ang pagtingin sa mga katutubo at sa mga nagtatanggol ng lupaing ninunot, mga karapatang pantao, bilang kaaway at panggulo sa lipunan. Dapat siguraduhin kabilang at kalahok ang mga komunidad sa pagpapatupad ng tunay na kaunlaran na nakabatay sa tunay nilang pangangailangan." Unquote. Ito naman ayon sa press release ng Alianza Tigil Mina o in English Anti-Mining Alliance. Quote, "Ang mga kababaihan ay palaging may kaugnayan sa kalikasan dahil gumaganap sila ng critical na papel sa pagprotekta at pangangalaga sa kapaligiran. Kaya naman, hindi katakataka na ang kababaihan ay buong tapang na namumuno sa paglaban sa mapangwasak na pagmimina sa maraming lugar ng pakikibaka. Gayun din ang pagsalungat sa mga pagbabago sa 1987 Constitution. Ngayong pandaigdigang araw ng kababaihan, nais ng Alianza Tigil Mina na magbigay pugay sa lahat ng kababaihan sa mga komunidad na apektado ng pagmimina na matatag na lumalaban sa mga operasyon ng pagmimina sa kanilang mga lugar at mariing tinatanggihan ang charter change." Unquote. At ayon sa press release ng Salin Lahi or Alliance for Children's Concerns, quote,
Wala naman talagang pagbabago sa bagong Pilipinas ni Presidente Bongbong Marcos. Sa hirap ng trabaho, kakarampot na kinikita at nagtataas ang presyo ng mga bilihin, apektado ang pagkain, baon at iba pang pinagkakagastusan para sa mga bata. Unquote. And lastly, ito po ayon naman sa Secretary General ng Baghari, isang LGBTQ plus alliance na Secretary General na si Aris Samsingko. Ito po ang sabi niya. This is very symbolic for a Marcos administration. Habang gutom at palala ng palala ang buhay ng mga Pilipino, sumasayaw sa napakadelikadong tsatsa ang mayorya ng mga mambabatas na hindi maikakailang utos ng palasyo. As if our economy isn't bad enough, Bongbong Marcos and his stooges in Congress are allowing foreign entities to own key sectors that are already struggling due to neoliberal practices. Unquote. Ayan, nakarinig tayo no sa iba't ibang sektor patungkol sa tsatsa. At sa pangalawang balita, Karapatan publishes 2023 year-end report on the human rights situation in the Philippines. Sa ulat ng Karapatan, komprehensibong na idokumento ng organisasyon ang humigit kumulang 1,609,496 na biktima na binantaan, hinaras at tinakot sa ilalim ng rehimeng Marcos Jr., pangunahin sa pamamagitan ng red tagging at terrorist tagging. Karapatan states, ito po, quote, ang whole of nation approach ay sadyang nagpapalabo ng mga pagkakaiba sa pagitan ng mga armadong mandirigma at hindi armadong sibilyan. At sistematikong tinatarget at inuusig ang mga aktivista at mga political dissenters na tinitingnan bilang bahagi ng suportang infrastruktura ng armadong revolusyonaryong kilusan. Dahil dito, ang pangmatagalang patakaran ng gobyerno na ito ay naging responsable para sa patuloy na lumalalang kalagayan ng karapatang pantao sa parehong kanayunan at urban na mga lugar at ang tumitinding mga paglabag sa international humanitarian law. Unquote. Komprehensibong saklaw din ng ulat ang kalagayan ng ekonomiya ng Pilipinas at kung paano pinalakas ng Palestinian resistance ang mga pandaigdigang pagkilos ng pagkakaisa sa buong mundo, kabilang ang Pilipinas. Karumal-dumal ang human rights record ng Marcos administration. Sa wakas nga ay lumaya na ang filmmaker na si Jade Castro at ang kanyang mga kaibigan matapos silang kumaharap sa mga bogus na arson charges na nagbibintang na involved sila sa pagsunog ng isang modern jeepney sa Katanawan noong January 31st. In the end, wala namang ebidensya. Hindi ba't kapansin-pansin na may pattern ng pag-aaresto ng walang batayan? Para sa pangatlo't huling balita from Bulatlat, International Rights Group condemned detention, deportation of Dutch Filipino activist. Noong March 7, si Marikit Saturay, isang Dutch Filipino na aktivista at musician, ay dinetain no ni Red Tag at dineport matapos niyang subukang bisitahin ang kanyang pamilya, mga kaibigan at i-celebrate ang ika-100 na birthday ng kanyang lola noong March 10 sa Pilipinas. Sa pagpasok niya sa Pilipinas, idineklara si Marikit na member ng migrante, dineklare niya na member siya ng Migrante Netherlands, isang organization na sumusuporta sa mga migranteng manggagawa, pamilya at mga refugee ng mga Pilipino. Pagkatapos, siya ay inakusahan ng opisyal ng immigration na nakikibahagi sa mga quote, aktibidad na laban sa gobyerno, unquote. Dahil dito, siya ay nakulong ng 3 na gabi no? At walang maayos na tulugan at tinanggihan siyang bigyan ng mga serbisyong legal at hindi siya pinayagang makita ang kanyang pamilya at mga kaibigan at lawyer hanggang sa siya ay na-deport pabalik sa Netherlands. May similar incident na ganito na nangyari kay Edna Becher, isang Filipina-Swiss na anak bayan chairperson na inakusahan din at na blacklist dahil daw sa umanong anti-government activities. Sa bulat-lat no na ano nga natin na laman natin na
nung dumating na dumating si Saturay sa Netherlands no nung 2006 kasama niya yung nanay niya tsaka yung mga kapatid niya. Dahil sumama na sila dun sa kanyang tatay na humingi ng asylum sa bansa sa Netherlands noong 2003. Ito ay dahil sa kampanya ng terorismo na pinamunuan ni Colonel Jovito Palparan noon sa rehiyon ng Mindoro kung saan nakabase ang kanyang ama bilang isang environmental activist at human rights worker. Kinunde na ng migrante ang pagde-deport kay Marikit. Ang sabi nila, quote, "Ang mga migranteng manggagawang Pilipino ay hindi matatakot sa mga mapilit na pag-ataking ito. Tiniis natin ang mga digmaan, natural na sakuna, kahirapan sa ekonomiya at diskriminasyon sa lahat ng anyo. Saan man tayo naroroon, patuloy tayong lumalaban para sa tunay na interes ng sambayan ng Pilipino, kahit na sa harap ng pampolitikang panunupil." Unquote. Ayun. Para sa mga kung hindi niyo pa naririnig, may isang magandang kanta si si Marikit Saturay. Ang title ay What Did I Do Wrong? Ayan po. Pwede pong mapakinggan yan sa YouTube. Patuloy po kayong nakikinig sa Radyo Migrante dito sa Toronto's Best Filipino Community Program, Vibe 105. Natunghayan po ninyo ang mga balita at ngayon naman magbalik na lang tayo sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. At ako po ulit si Julie and welcome to our segment, Filipino Word of the Week, where we will share a new word each week from different languages in the Philippines. Did you know that there are approximately 130 Philippine languages as validated by the Komisyon sa Wikang Filipino? The main languages include Tagalog, Cebuano, Ilocano, Kapampangan, Hiligaynon, Waray, Bicolano, and many more. For this week, we bring you the word padayon. Mula sa Inquirer.net na isinulat noong January 6, 2016 ng columnist na si Michael L. Tan, ang padayon ay isang terminong ginagamit sa maraming wikang Bisaya gaya ng Cebuano, Hiligaynon, Waray at iba pa na nangangahulugang magpatuloy. Inadopt ng dating UP President na si Alfredo Pascual na isang Tagalog, ang terminong ito bilang isang uri ng clarion call para sa UP. Madalas na ng ending ng kanyang speeches ay Padayon UP at ang ibig sabihin ay Let's move forward UP. Ito ay isang mas dynamic na kahulugan, mas katulad ng Tagalog na sulong o ng Tagalog Spanish na Abante. Noong 1980s, ito ay isang popular na paraan ng pagtatapos ng isang pahayag, manifesto o kahit ng isang liham sa hanay ng mga aktivista. So, let's use it in a sentence. Ito, para sa isang sentence, no? Ang salitang padayon kasi, pinakamahusay na yan na naglalarawan sa diwa ng pagiging matatag at positibo ng mga Cebuano. Gaano man kahirap ang sitwasyon, palagi silang nakakahanap ng dahilan para sumulong. Ito yung sentence. Maabot ra lagi ta sa dito puhon, padayon lang. Ang ibig sabihin nito sa Tagalog, darating tayo dyan, God willing, ituloy mo lang. Yeah. At sa hanay naman ng mga aktivista, isa yan sa mga unang salita na kinagiliwan ko nung naging aktivista ako. Padayon kas, nagbibigay siya ng pampalakas ng loob at saka parang well wishes. Pag may birthday, happy birthday, padayon, di ba? Yung ganon. Salamat po sa pakikinig. Join us again next week to learn another Filipino word. Talaga mag-tune in ang ating mga kababayan sa segment nito dahil it's a really good way to expand our vocabulary. Maraming salamat, Tita Julie. At para sa susunod na segment, lumubog tayo sa ating kulturang Pilipino. Nais nyo bang makadiskubre ng mga makabuluhang kanta at tula mula sa iba't ibang musikero at makata? Ang segment na ito ay nagsisilbing espasyo para sa iba't ibang pagtatanghal ng mga talento ng ating kababayang Pilipino. Para sa linggong ito, we
present to you isang kanta na by the band na Kathana, isang alternative rock band from the Philippines. Isa sa mga miyembro, sila Alex Mendenueta, ang kanilang vocalist si Zoe De Los Santos. Ang kanilang mga original songs ay talagang blunt storytelling of the experiences in love, life, and being Filipino. So please enjoy their song, Tinik sa Lalamunan. And from the words of Kathana, ito po ang sabi nila, Happy Women's Month sa lahat ng matitinik na kababaihan, especially to our migranting community. Ito po, please enjoy. Kay pumapulag, kaya delikado may sandatong isang taong buwag. Huwag kang lalaban, babae ka. Wala kang laban, babae ka. Di ka kahit nagsimula tong kalokohan to, baka bumalik kabado sa kalye, ba't sa aming nakasalala yung kanya pagkalalaki. Pinapaalala ko lang sa'yo, matinik kang babae sa lahi mo. Baay mong maniwala, tingnan mo lang nanay mo. Di ba ang gali kong masinta, isipin mo noong may digmaan pa. Huwag nang panghinaan tayo, ang pinakamaganda tinik sa lalamunan. Si Waynes, lagi niyong maasahan na maghahandog ng makabuluhang musika, tula at marami pang iba na nagdidiwang ng kulturang Pilipino. Patuloy po ay nakikinig sa Radyo Migrante dito sa Toronto's Best Filipino Community Program, Vibe 105. Huwag kayong maalis mga kababayan, makakasama natin ang mga migranteng kababaihan na may kinakaharap ng mga issues sa kanilang status at kanilang trabaho dito sa Canada. Mapapanggan po natin yan after the break.
Ayan, ako po ang inyong host, si Waynes, para sa ating Pinoy Tayo segment o Pinoy Talakayan at Usapan. Dito natin mapapakinggan ang talambuhay ng ating mga kababayan na migrant workers, international students at iba pa. Halina't pakinggan natin ang fresh na perspectives ng ating mga kababayang Pilipino. Ngayong linggo, handog namin ang espesyal na Pinoy Tayo segment. Ito po ang collected interviews mula sa mga kababaihang migrante dito sa Canada na umattend ng Migrant Rights Rally sa Toronto kahapon. Ito po ang aming mga nakapanayam. Gusto ko lang po itanong, bakit po kayo nandito sa rally today? To support the status for all, for everybody. Because, you know, there's a lot of my friends, there's no status because of the illegal, something like that, they cannot find the job, some employers abuse them and they got no status and Canada did not give a chance for them. Ano pong isyong pinakamalapit sa inyo? Yung rights ng bawat tao, dapat same, then bigyan ng chance yung iba na out of status kasi hindi naman nila kasalanan na mawalan sila ng status dahil marami talagang hindi lang kababayan natin minsan nanloloko sa kapwa kababayan. Yung iba na struggle din sa mga finance or something sa work, ganun. Kaya mahirap din yung walang status kasi hindi wala silang para sa health, may nagtatago sila sa kung saan-saan, saka hindi sila makauwi sa family nila. Kaano na po ba kayo katagal dito sa Canada? 5 years. 5 years? Yes. Ano pong work nyo? Right now, ang work ko sa Warehouse Association. Actually, galing ako sa New Brunswick. Ang layo po! Yes. Paano po kayo dumipat dito? Before nag-landing ako, Ontario ako. Sa farm ako nag-work. Then, nag-move ako sa New Brunswick. Tawag dito, 3 years ako doon. And 2 years ako dito. Then, nag-move ulit ako kasi wala talagang job. So, marami akong mga kakilala na yung mga bagong dating na nawalan din ng trabaho. Sa ngayon kasi, hindi maganda yung ng Canada dahil nawawala ng work halos lahat. Then, tapos, yung iba kong kakilala, hindi sila makahanap ng new employer kasi yung walang lamia. So, yung iba, nag-i-stay na lang na parang walang tawag dito ma-out of status kaysa sa umuwi ng Pinas. Dahil nga, financially, kailangan nilang tumulong sa family nila. Kung uuwi sila ng Pinas, wala din silang work sa Philippines. Kaya nag-i-stay sila dito. Muling tanong na lang po, tita. Kung meron kayong isang gustong matutunan nila patungkol sa farm working, ganyan, sa kondisyon ng workers na sa farm, ano pong gusto nyong malaman nila? Sa farm kasi, ang work doon is mainit talaga. Minsan, kahit gusto mong umalis, hindi ka makaalis doon sa greenhouse kasi need mo tapusin yung work mo. So, pag sobrang meron naman ibang greenhouse na kinukonsider yung mga trabahador, meron naman hindi. Kagaya niyan, minsan yung iba parang walang tawag dito na yung dangerous yung work nila. Pag naano sila, hindi naman kasalanan ng employer. So kawawa din yung mga naa-aksidente sa farm o something na ganun. Kaya mahirap din ang trabaho talaga dun. At kapag na-aksidente, hindi sila nakakatanggap ng wala. Ganyan, suporta? Wala. Kahit po sa, let's say, sa Philippine Consulate, ganyan? Hindi ko lang alam kasi naririnig ko lang na syempre, sobrang layo, 3 hours from here. Oh, yeah. Kaya hindi sila nakakahingi ng tulong sa consulate. So, siguro, tulong-tulong, parang community na lang din. Yun ng mga Thank you po, tita. You're welcome. Pwede nyo lang po ba, kayo na po akong comfortable kayo, pangalan nyo po, tsaka trabaho. Mac, nagtrabaho ko ngayon sa isang recycling company, a sorter. Oh. Gano'n na po kayo katagal sa recycling company? Mag-1 year na. Matagal na rin po, kakadating nyo lang po sa Canada? Hindi, matagal na. 2013. Ano po yung una nyong trabaho? As a mushroom farm, natin kami dito as legal OFW. Tita, ano pong pinakamahirap na
parte ng pagiging migranteng kababayan dito sa Canada? Nung nawala na kaming status. Dahil sa pananamantala ng isa nating kababayan na recruiter. Paano po nawala yung status nyo? Pinaasa kami na magkakaroon kami ng panibago nung panahon na malapit na matapos yung unang permit namin. Yun ang mahirap sa amin ngayon. So hanggang ngayon po wala kayong status? Sa ngayon wala, pero meron akong papel na on process. Nag-apply ako ng humanitarian and then refuse, inilaban ng judicial review. At the same time, nanalo naman sa court, ibinalik sa immigration, ngayon waiting. Ano po yung reason kung ba't po kayo nandito sa rally ngayon? Para sa lahat ng mga walang status, sumusuporta ako. Na sana mabigyan kami lahat. Nung lumipat po kayo dito nung 2013, yun po ba sabi nyo? Ano po yung reason kung bakit po kayo nagpunta sa ibang bansa? Para sa trabaho. Para magkaroon ng pera. Para sa pamilya rin. Sa Pilipinas po ba, ano pong trabaho nyo noon? Dati nagtrabaho ko sa electronics company sa Cavite. Ano pong company? Electronics company sa Cavite. Electronics company sa Cavite. Tapos lumipat ako ng Taiwan. Nakalipat ako ng Taiwan. At from Taiwan to here. Dahil unang-una andito yung kapatid ko. At saka yung sweldo mas mataas kaysa doon. So pati po kapatid nyo ay migrant worker? Citizen na siya dito. So, ano po, pupunta tayo sa gilid? Baka po kasi hindi na marinig yung mga nag-iingay. Medyo malakas pala. Matagal na siya dito. Matagal na siya dito. Nauna po siya sa inyo. Almost 23 years na siya dito. Dumating siya dito as caregiver from Hong Kong. Mm-hmm. And nung panahon na yun, madali pa sa kanila yung magkaroon ng PR sa maging citizen. Tita, kapag ang isa pong migrante walang status dito sa Canada, ano po yung kalagayan niya pagdating sa kalusugan, health? Pagdating dito, kung wala kang papel, mahirap magpa-check up, magpa-appointment. Kasi unang-una hinahanapan ng OHIP. Pero sa mga tulad namin migrante, meron kaming mga clinic na libre para sa mga undocumented. So nung COVID po, ano po yung pinakamahirap na parte ng COVID para sa inyo? Walang trabaho. Kasi siyempre wala ka pang gastos, wala ka pang bayad sa bahay. Kaya kami nagtatrabaho kahit wala kaming legal status para makasurvive. Yung panahon na yun, wala kaming pera sa pangkain, pambayad ng bahay, mga bills. At the same time, hindi kami basta-basta makapagpa-check up. Kaya doble ingat kami nun. Sinigurado namin na hindi kami magkakasakit. Nung panahon na po yun, nagpapadala po ba kayo sa Pilipinas? Pati po ngayon? Oo. Every month, every week, basta kailangan nila. May mother ako na sinusuportahan dahil stroke patient siya. Bedridden. Kailangan niya ng daily maintenance. Weekly check-up. Lahat. Pinapadala niyo po siya every week? Every week. Mga gastusin nila sa bahay. Tulong-tulong naman kami, actually. Tita, ano pong panawagan niyo para sa gobyerno ng Canada or immigration ng Canada? Sana wag naman nilang pahirapan yung mga taong deserve na magkaroon ng status dito. Dahil lahat naman ng tao may mga karapatan na magtrabaho ng legal. Nagkataon lang sa sitwasyon namin, di namin ginusto na mawalan kami ng status, pero pinaglalaban pa rin namin dahil alam namin hindi namin kasalanan at hindi namin ginusto na maging ganito kami. Ano naman po ang inyong panawagan para sa gobyerno ng Pilipinas o sa Philippine Consulate, ganyan? Sa Pilipinas naman, sana magkaroon ng pantay na treatment. Yung walang discrimination, walang racist. Kasi mostly sa Pilipinas, kailangan fresh graduate. Kailangan may pleasing personality. At saka sana yung mga gobyerno tumulong na rin na magkaroon ng magandang trabaho ang mga tao sa Pinas. Alam nyo pong this month po ay Women's Month, no? Buwan ng kababaihan. Ano po yung mga issue na kinakaharap ng kababaihan na malapit po sa puso nyo? Sana magkaroon din sila ng lakas
na kumbaga magkaroon ng equal treatment sa lalaki at sa babae, dahil ang mga lalaki may mga kayang gawin at ang mga babae may mga kaya rin gawin na di kayang gawin ng lalaki. Yan. Huling tanong na lang po, tita. Ano po ang mensahe niyo para sa ibang mga migrante na mayroon ding kinakaharap na katulad po nung sa sitwasyon ninyo? Laban lang. Lahat basta may buhay, may pag-asa. Konting tiyaga lang, konting tiis lang, basta maging totoo lang. Yan. Maging mabuti. Ano pong una niyong gagawin kapag naka-uwi na po kayo sa Pilipinas, kapag nakabisita po ulit kayo? Nanay ko, siyempre, makita ko. Gusto ko na makita. It's almost 9 years. Hindi ko na nakikita. Ano pong mensahe niyo para sa kanya? Nay, pagaling ka lang. Iyan ako. Maraming salamat po sa oras, tita. Okay, no problem. Hello, good afternoon. Bakit po kayo nandito sa Migrant Rights Rally today? Para panawagan ng status for all. Equal treatment. We support the status for all para lahat ng mga, kahit mga undocumented, lahat ng mga walang status magkaroon ng status para magkaroon ng rights dito sa Canada, because all of us migrants are kailangan magkaroon ng status para fair and equal yung rights natin. Thank you. Today, because I want the justice, and then we need to get the status, and of course the right of the old caregiver here, because so many, it's not all caregiver, all people need the status, need the justice. I hope and I'm big hope they listen our concern, the listen about the people needs, especially the people on the going to approve the status, that immigration officer, you know, I wish and I'm praying to God that touch their heart and mind. Yung sa IELTS ko, nahirapan ako magano kasi nag-retake ako, tapos nagkuha ako ng attorney, tsaka mayroon ako consultant immigration. After all, nag-antay ako ng 36 months waiting for my resident, and then when I get the result, and then the officer gonna decline. That's sad, because I already did everything. My children, they done already the medical, and me, everything, I expected everything, and then I get I ready for the apartment here, everything for my children, my family. But the end is I really upset, I really frustrated. Every day I'm stressful because it's gonna happen. You know, I didn't expect. Every time I follow up on that, my status in immigration, they say, oh, they have no problem. You're gonna wait for the September, and then you got the PR. And then the ending, this is, they're gonna refuse in my application. That's sad. Yeah. It's not fair. It's really not fair. Dito sa Migrant Rights Status for All Rally. Oh, kasi isa ako sa miyembro ng MWAC. So I'm here para suportahan yung movement na Status for All. Status for All! Justice now! No one is left behind! Status for All! At ano po ang panawagan niyo po para sa Canadian government at sa Philippine government? At sana bigyan ng pansin lahat ng mga paghihirap ng mga tao sa Pinas at dito sa Canada rin. Equal treatment. Just review all the ECA. Review and the equal for rights. Equal rights for everybody. Ano po ang panawagan niyo po sa Canadian government and kumbaga sa Philippine government din? Oh, sana ay gawan nila ng paraan para lahat ng mga migrant workers, lalo na mga Filipino caregivers na nawala ng status. So sana ay mabigyan nila ng status for all. Maraming salamat sa Tagalog.
sa Canadian government, kailangan nyo pong tuparin ang kanilang pangako, lalo na sa ang ating Prime Minister Trudeau, na magkaroon ng status for all. Matagal na po ito, kaya dapat kailangan nyo nang tuparin. We have to fulfill your promise. Sa Philippine government naman po, stop the cha-cha. Dahil pag yung cha-cha po ay parang sinusuportahan nyo na rin yung mga maling policy ng gobyerno. Kailangan po yung labor export policy magkaroon ng sariling trabaho, magkaroon kayo ng industrialization, magkaroon ng agrarian reform, genuine agrarian reform program para po yung ating mga kapwa Pilipino hindi na lumalabas ng bansa at magkaroon ng kahirapan pa. Hindi lang po dito sa Pilipinas nakakaranas ng kahirapan ng mga Pilipino, kundi sa pangingibang bansa po din nila. Kung magkaganon man po, kailangan ng suporta, full support ng government para sa mga migrants. Kagaya ng panawagan ng narito ngayon, ang gusto ko lang ay sa mabigyan ng proteksyon yung mga workers, kasi minsan na hindi tayo nakamumulat sa ano natin sa mga rights natin bilang isang worker. So kapag wala tayong, kapag hindi natin alam yung mga rights natin bilang isang worker, minsan pikit mata nating ina-accept yung mga trabaho na hindi naman dapat para sa atin. So kapag wala kang status, syempre hindi ka kagad makakakuha ng decent work. Kasi wala kang status they will accept you, but then they will pay you under the table and they will pay you low, more than how you can work. So it's not good. And then the healthcare, you cannot have the OHIP because wala kang status. So that's it. And then kapag wala kang work, wala kang maipadala sa pamilya mo. Lahat ng anak mo nang hingi, kailangan mo ng ganito, kailangan mo ganito. We're graduating, pupunta sila ng college, wala kang mai-provide na mga pera sa kanila because you don't have work. You have to pay for your bills here, and then you need to provide for your family. So that's really hard for me to go on this situation, you know. Tita, paano po kayo maapektuhan ng caregiver program na magsasara sa June? Kagaya ko, so na-refuse ako sa PR ko nung ano, magkano yung binayaran ko doon, siguro nasa 5,000 mahigit. So kung magre-renew ulit ako, anong kailangan ko? So kailangan ko ng application, magkano yon? Nasa 3,000 dahil 5 yung kids ko. Tapos kailangan ko i-renew yung language ko. Tapos kailangan ko ulit yung education ko, kung sa ibang assessment maipapasa ko ba siya or hindi, kasi ang nagamit ko nung una is West, so hindi ko alam. Ang laki ng fee natin, tapos yung nagaantay pa ng medical, syempre yung pagkuha pa ng mga requirements ng mga anak ko, napakahirap para sa atin. So kung maapekto, kung magsasara ngayon, paano ako makaka-apply? Wala akong ibang pathway na ma-applyan dahil yun yung pathway na inaantay ko. So wala akong ang inaantay na pathway ngayon. Kasi hindi rin naman ako makapag-aral dito sa Canada. Bakit? Dahil ang laki na sinusuportahan kong pamilya. Tapos yung bills ko pa. Tapos wala naman akong work na pinagmamalaki ngayon dahil nga out of status ako, anong tatrabaho ko. Kaya ang laki ng magiging epekto noon kung halimbawa magsara siya ngayon or kung wala mang maibubukas na bagong pathway para sa akin. Ano pong mensahe niyo para sa ibang mga migranteng may kinakaharap na katulad ng sa inyo po? Maapektuhan din ng caregiver program? Or currently, hindi sigurado sa status nila? So sa lahat ng mga hindi pa sigurado kung anong status nila ngayon or kung ano yung a-applyan nilang caregiver, siguro it's time na makinig sila dun sa mga nagra-rally. So kasi nadodoon yung ano yung pinaglalaban nating rights. So halimbawa bang hindi kayo
onto rallies, pwede naman siguro mag-participate sa mga organization na mag-open up sa mga rights natin bilang isang worker. Kasi mas mahirap pag nandito ka sa ibang bansa tapos hindi mo alam kung ano yung karapatan mo bilang isang worker. Dito kagaya ng ibang mga bansa na wala kang karapatan. Dito sa Canada, we have all the rights para sa workers na ibinibigay sa kanila. So, kailangan mo lang pumunta sa mga organization. Marami namang mga Pilipinong organization, hindi naman lahat moro mga foreigners. So, maraming mga Pilipino na nagre-reach out para maimulat yung mga workers natin sa lahat ng kanilang mga rights. Para hindi natin kahit na nagtatrabaho tayo dito, paproteksyon pa rin natin yung ating mga rights bilang isang worker. Pahuli lang po, meron po ba kayong mensahe sa mga anak niyo po sa Pilipinas? Sa mga anak ko, sooner we will get here. Salamat po. You're welcome. Thank you po, tita. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating Pinoy Tayo segment. Nakikinig kayo dito lamang sa Radyo Migrante ng Vibe 105.5 FM. At syempre, to stay updated sa happenings sa ating community, narito ang mga event at announcement. On Thursday, March 21 from 12 p.m. to 2 p.m., join the Urban Alliance on Race Relations or UARR at the Metro Hall Rotunda on March 21st to mark the International Day for the Elimination of Racial Discrimination. This event is an opportunity to organize in the name of racial justice. On Saturday, March 23 from 3 to 5 p.m., join CPSO and Anak Bayan Toronto at the Toronto Public Library Parkdale Branch on Saturday for an educational discussion and potluck. We'll discuss the renewed peace talks between the National Democratic Front of the Philippines and the Government of the Republic of the Philippines, co-belligerents in a decades-long civil war. To register and for more details, visit CPSO. And for our third and last community listing, on Sunday, March 24 from 1 p.m. to 6 p.m. Halina't samahan niyo kami sa Anak Bayan Scarborough kasama ang mga babaeng manggagawa na gunitain ang International Working Women's Month. Tampok sa araw na ito ang sama-samang pagluluto, salo-salo, kwentuhan at karanasan sa pangingibang bayan. Isa rin sa mga layunin nito ay pagbuo at pananatili ng mga relasyon ng mga Pilipino sa Scarborough. Is exciting, di ba? Tita Kids, mga kababayan, for more details and to register, please visit Anak Bayan Scarborough on Instagram or Facebook. Interesado ba kayo na maging bahagi ng Radyo Migrante? Halina't sumali sa Radyo Migrante Collective. There are open positions for new researchers, scriptwriters, co-hosts, editors, and social media coordinators. And to learn more about our past and future episodes, just check us out on Instagram, Facebook, YouTube, at nasa Spotify din kami. Isulat lang ang Radyo Migrante sa search bar. At dito nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Radyo Migrante. Ipagpapatuloy natin ito next week kung saan patuloy natin pag-uusapan ang kalagayan ng mga kababaihang migrante dito sa Canada. Muli, sana po ay marami kayong natutunan sa isang oras na pinagsaluhan natin. Please be kind to yourself and enjoy the rest of your day. Happy Women's Month ulit sa mga kababaihang migrante sa iba't ibang sulok ng mundo. Padayon mga karadni para sa progresibong politika at pagbabago. Sa tulong ng mga kababayan natin na bumubuo ng Radyo Migrante, sa mga kababaihang migranteng nakapanayam namin ngayong araw na ito, kay Carl Ramirez para sa kanyang kantang Migranteng Pilipino. At higit sa lahat, sa inyo pong mga nakikinig sa Radyo Migrante tuwing Linggo mula alauna hanggang alas dos ng hapon. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod mga kababayan,
Muli, mabuhay po kayo at mabuhay ang bayang Pilipinas. Saan mang dako ng